Magandang umaga kapatid na Ray. Isang matandang aso na hindi marunong ng bagong tricks. Kung ikukumpara ni two-time world champion Nonito Flash Donaire ang makakalabang si WBC WBO world champion Fernando Montiel. Ipinagmalaki ni Donaire na kabisadong kabisado na raw nito ang left hook ng Mexicano. Pero aminado siyang kahit puro left hook ang pinakakawalan ni Montiel ay punong-puno ito ng lakas kaya't kailangan niyang iwasan para hindi malagay sa panganib. Sa ngayon, patuloy ang puspusang pag-iensayo ni Donaire para sa pinakahihintay na championship flight nila ni Montiel na gaganapin sa Las Vegas, Nevada sa 20 ng Pebrero. Hindi pa man nag-iinit sa training ang pambansang kamaona si Manny Pacquiao para sa kanyang laban kay Sugar Shane Mosley. Naghahanap ng promoter nitong si Bob Arum na makaharap para sa alaga hanggang 2013. Dahil dito naisip ngayon ng maraming boxing fans na malamang sa 2013 pa magre-retiro ang 8th Division World Champion sa larangan ng boxing. Pero higit sa usaping pagre-retiro, tinututukan muna ng kampo ni Pacman ang darating na May 7 na sagupaan nila Pacquiao at Mosley sa MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada. Sa iba pang balita, wagi sa unang laban ng former world number 1 at tennis star na si Maria Sharapova ng Russia matapos itong talunin ng Thai na si Tamarin Tanasugarn sa score na 6-1, 6-3 sa pagbubukas ng 2010 Australian Open. Sa iba pang women's match, maagang natanggal sa nasabing torneo ang pambato ng Australia na si Olivia Rogoska nang talunin siya ng Russian na si Evgenia Rodina. Sa men's division naman, di kinaya ni Julien Benetou ng France ang kanyang hand injury kaya napilitan itong umatras sa kanyang laban kay Juan Monaco ng Argentina. Samantala, nanguna sina former tennis world number 1 Roger Federer ng Switzerland at current world number 1 na si Rafael Nadal ng Spain sa isang charity match para makaipon ng pera para sa mga naging biktima ng pagbaha sa Australia. Bago kasi binuksan ng 2010 Australian Open kahapon, nagkaroon ng Rally for Relief charity event ang World Tennis Top Players. Matatandaan na nitong nakalipas na buwan lamang ay tinamaan ng Australia ng malakas na pag-ulan na nagdala ng malawakang pagbaha at ikinamatay ng 27 katao habang 14 pa ang nawawala. Sa huling balita, no show ang team ng North Korea sa Asian Cup News Conference kaya naman hindi lang sa usaping gera sila mainit at pasaway. Dahil pati sa sports ay pinag-uusapan sila matapos na pagmultahin ng $2,000 o katumbas na mahigit na 100,000 piso sa Asian Football Confederation o AFC. Ayon sa AFC, ang naturang penalty ay parte ng media policy na ipinatutupad sa ginaganap na tournament sa bansang Qatar. Kaugnay nito, pinag-uusapan din ng AFC Disciplinary Committee ang reklamo laban sa teams ng Iraq at Saudi Arabia dahil na rin sa hindi pagsipot sa nasabing news conference. At yan ang sports news sa andar ng mga balita. Ako si Kevin Del Rosario. Maraming salamat, Bill Kevin Del Rosario, para sa ating balitang sports.